what's up? Yan na naman po, no? Ito na si Robin. Welcome to my YouTube channel na naman. Ibibida naman natin eh, no? From Golden State Warriors to, yung sapatos niya, si Klay Thompson. Yun, sa mga sikat, no? Kaso hindi to, ano, Katie. Kamukha siya ng KT4. Kumbaga, nag-sale siya. May mga nagre-request kasi, no? Ano ba yung untouch shoes? Matibay ba ito? Nag-squeak? Comfortable ba? Maganda ba? Sa ganun, no? Nakakachempo ko ngayon, nag-sale siya. Nakuha ko siya around mga 1,900. Ginrab ko para makapag-ano tayo? Makapag-review ng untouch shoes, no? Lookalike siya ng KT4. Ang tawag sa kanya ay Anta Men's UFO. Ito siya, no? Yan. Digital, dikit na sapato from Anta. Halos isa lang naman yung mga ano, no? Box ng Anta. Ito yung laman. Video roll natin para maano? Makita nyo, no? Kung maganda ba siya, no? Sulit ba yung mga tela na ginamit? Tapos ano natin? Try on fit. Yan, mga favorite, no? Try-speakin natin. Tingnan natin kung nag-speak. Eh, kung bago ka pa lang, no? Try to subscribe, like, tapos hit the notification bell. Boom! Tapos search mo yung pong video ko. Baka may mga gusto ko pong mga review ng mga sapatos. Mga fake versus legit. Okay, eto na. Try natin on fit. Nakita niyo naman yung traction, ang lakas, no? Lakas na spike. Talagang competitive na itong mga sapatos, no? Anta. Ano, panlaban na, oh. Kasi yung technology kasi niya, ito, ASIC 2.0. Yan, ASIC. Technology na ano niya, ng midsole. Nagbabounce, ganda. Sa mga ano to, the best na sapatos, tas comfort, talagang panalo din to. Normal price kasi nito around mga 2,400. Nag-sale lang kaya gin-trab ko. Ako ng 1,900. Kaya kung portunada nyo Anta, okay na rin, no? Yung mga 361 degrees extent. Yung mga magaganda sa mga ito, panapat din. Klay Thompson to, kaso ano siya? Kamukha nung ano, KT4. Halos ganito rin hawig na hawig, pati yung ilalim. Medyo may pagkakaiba lang ng konti sa mga design. Pero yung itsura niya, halos ganito yung KT4.
kay Clay Thompson shoes, no? Eh, medyo mahal ng konti. O, nagpantay na siguro ng presyo. Nakita ko yung huling ano ko, browse sa, ano, sa Lazada. Medyo nagpantay na yata ng presyo, around mga 2,400 na din. Kung bibili kayo ng ano, ng mga fake shoes, siguro mas maganda. Ito na lang, legit. Antang, ganda pa ng spike. Talagang kapit na kapit. Eh, yung mga nagtatanong, no? Siguro na-solve na yung ano, no? Na-solve na yung, ano, yung sa may gumugulo sa kaisipan nyo, no? Kung maganda pa yung anta. Ito, talagang maganda, komportable. Kasi may mga anta kasi siya, boom technology dito. Yung mga support. Ito pa, yung support din sa mga, ano, heel clip din po, yun. Tapos yung sa ilalim niya, nag-flex din dahil kasi meron siyang ano, thermal plastic unit. Ayan, no? Matibay yung pinakagitna niya. Ayan, magkaiwalay, no? Mga trend ngayon ng ano, sapatos. Ganito eh. Parang iwalay yung ano, yung front at saka rear. Ano to? Ano, na-gustuhan nyo yung ano, no? Yung review natin dito kay Clay Thompson. Yung ano, yung Anta shoes. Yan, ito yung ano, mga flight na mesh material na ginamit. TPU, thermal plastic, tas rubber outsole. Yung mga thermal plastic unit na support sa midsole, yun. Ganda, ganda to, matibay to. Tsaka kapal na ano, rubber. Obviously, talagang kung gagamitin nyo to, tatagal to. Mapangtapatan sa mga mamahaling sapatos, pwede na to. Sige, ano, nagustuhan nyo. Until next time, wala muna tayong shoutout, no? Ulit-ulit, eh. Until next time, no? Abang-abang na lang ulit sa mga bagong shoes, no? Mga bagong sale, mga murang legit shoes. Until next time. Okay!